Hello, good morning sa atin lahat. So may free legal advice tayo ngayon. If you want to join, just call the number dyan po sa taas or sa baba. May number dyan, yung 0968-881-1912. Text lang kayo dyan and hingi kayo ng link para mabigyan kayo ng tinatawag na link para sa free legal advice. So ito na yan. Number one, si Mr. Viven. Mr. Viven? Yes, attorney. Good morning. Morning. How can I help you? Anong problema natin? Well, last time ako yung tumawag sa inyo regarding dun sa case ko. Yes, nakita natin yung folder mo. So you have a pending case na doon naka-sign sa, I think, sa Batangas. Yes po, attorney. Tama. So ano nang status ng kaso mo sa Batangas? Kasi I received your profile here. Ang kapal naman ng papel nito. So ano nang status? Attorney, right now we are dalawa kasi yung case ko, yung one is concubinage and the other one is bawsi. Yes, yes. So as I said before, yung mga nag-file sa akin is yung mismo mga anak ko. Unfortunately. So right now we're still on a hearing dun sa concubinage and sa bawsi. So yung concubinage actually malapit na matapos. Yung kasi kami na yung ako na yung susunod na mag-stand at as a witness there, no, para magbigay ng salaysay ko. Okay. So yung ano naman, yun naman sa bawsi, nagsisimula pa lang, we just finished presentation of evidence. So how can I help you with your case? Well, attorney, as you said before, pag-aralan niyo yung case ko. Kasi yung dun sa bawsi kasi, sa concubinage, actually she's, she filed a concubinage case against me. Hindi naman siya yung legal kong wife. So, meaning to say she is the second wife. Is that, pwede po ba yun, attorney, na hindi, yung pangalawang asawa? Ang kaso kasi na concubinates, kailangan the innocent spouse ang dapat mag-file ng kaso. Okay. So, yun ang requirement. Okay. Kung if you are not the innocent spouse, kasi hindi ka naman asawa in the very first place, so hindi ka pwede mag-file ng kaso. Okay, attorney. So, pag sinabi po ba sa courting ganun is madidismiss po ba yung concubinage case? That is jurisdictional in nature. So, ang unang anggat na dapat dyan is mag-file ka ng motion to dismiss on the ground na yung complainant is not the legal wife. Ah, okay. Motion to dismiss. Yes, on the ground na sabi kasi ng batas na ang kailangan in concubinage or in adultery, dapat ang innocent spouse, siya ang dapat mag-file ng kaso. Okay. So, when we say innocent spouse, there must be an existing na kasal. Okay, attorney. So, kasi ang haba na nun. Anyway. So, if you want to, kung may maitulong tayo, just call yung number na yan. Kasi hindi kasi ako pwedeng papasok sa kaso mo kasi you have a existing lawyer. So, ating sa amin yan na makisausaw sa kaso. So, sa atin lang, yes, tulong lang, may bigay ko ng konting legal advice, but still, your lawyer, siya dapat ang hawak sa kaso mo. Medyo nagkakaano kami lawyer ko kasi from the very beginning, sabi ko nga, ganito dapat yung gagawin, kaso diretso pa rin kami dito sa gantong case. Kailangan anyway, ito rin yung... Kasi kailangan i-prove mo na hindi siya yung legal wife. Kumuha ka muna ng Senomar, i-prove mo doon na hindi siya naka-register na kasal na asawa mo, na Senomar mo. Mag-file ka ng motion to dismiss, i-attach mo yung Senomar mo para mapapatunayan na hindi talaga siya ang legal wife. Okay. Okay. Okay, so, thank you. Thank you. Bye-bye. Thank you very much.